Lulo ko na yung battery ni Beat. Maya ma-start. Ayun o. Mamatay. Kailangan i-kick. Kick natin. Palitin na yung battery. Palitan natin ang battery. Battery ni Beat hindi ko pa napapalitan. Simula nung nabili ko, 4 years na yon. 2018 ko nabili to eh. Hanggang hindi pa napapalitan. So siguro normal lang na naubos na talaga yung ano niyan, battery niya. Pag naluluma na, 3 years, 4 years na, mahina na yung battery niya. Kahit lagi mo pang ginagamit siguro. Pero ito medyo hindi ko na nagagamit masyado eh. Kasi nga cyclic lagi gamit namin. Pero factor din talaga yung matagal na yung battery, kaya mahina na siya. Actually tines ko yan, na rekta yung voltmeter dun sa may positive at negative ng battery. Ano na lang siya, 12.6 volts na lang. Yung kay click, chinek ko din, nasa 13.2 pa yung kay click. Tapos yung kay Beat, pagka pinupush start mo, parang pumapalo siya ng 10 lang. Tinanong ko kasi yung kaila Christian sa tropang mekaniko dun sa Honda Guanson. I-try ko daw i-push start kung ilang volts yung lalabas. Lowest. So, ang lowest na lumabas sa voltmeter, nasa 10 volts na lang. So, ano na siya talaga. Critical na. Critical level na kailangan ng palitan. Yung kay click, around 11.8 eh, pag pinupush start. Yung lowest na lumalabas sa voltmeter, pag nakarekta. So, ito, kailangan talagang palitan ng battery. Siya kita nyo naman kanina. Ano na siya, hindi na siya makaka-start ng push start. Mabuti, may kick to. Sige, kung walang kick to, hindi natin makapander to. Puro ano lang, redondo lang. Ay tumuloy, ayaw mag-start. Yung kay click, kailangan mamonitor natin yung voltage nun para hindi tayo mangyari to kay Beat na kaya nung mag-start. Pero okay din yun, meron ng mga extra motor pwedeng dalahin kung sakali na balit na talaga yung battery. Okay na umaga, nag-canvas na din ako ng ng battery. Kasi alam ko, medyo mahal yung battery nito eh. So, pinakamurang nakita ko, 1,900. Yan, mismong Honda, meron sa Shopee, pero hindi ko sigurado kung legit. Meron nakita na legit seller sa Shopee, yung 10X. Nakalokan yata yun. Yan, halos ganun din presyo, 1.8 plus ang presyo niya. Original na battery ng Honda Beat. O yan ang pupunta ko ngayon. Bibilin ko na yung pinakamura na nakita ko. Para sakto, ibablog ko na. Tapos daan tayo ng Guanson. Doon ko na ligakabit para sakto pag-uwi ko. Diretsyong vlog na ng review. No? Quick. Yan ako nagpapa-inspection dati. Mag-agreeran nyo ako. Hindi tayo bibili ng ng battery dito ng bagong Honda. Flagship store to eh, flagship store ng Honda. Canvas na kayo na umaga dito. Yung mga big bike ko. Yun na tayong battery. Ito na yung battery natin, genuine. Bili natin ng 1945. Alam, tayong Guanson. Yeah. Nag-start pa naman. Nagpo-push start na siya, pagka nagamit. Nag-charge na yung battery niya eh. Pagka ginagamit mo. Problema, kada umaga, cold start, ayaw na naman.
parang medyo nagde-drain ulit yung battery eh. Pagka umaga. Yeah, muna na lang tayo ang Guanzon, tapos ano, muna lang natin kabit. Napasyal tayo doon. May titingnan tayo doon motor. Ito na yung battery natin. Madali lang naman itong tanggalin. Kaya nyo na. Ito na lang. Tanggalin lang yung cover. Kasi itong dalawang tornilyo. Sunutin natin ito. Yan. Linisan ko rin itong mga contact nitong ano eh. Dalawang relay na ito. Pwede naman linisan yan. Tanggalin lang natin yung negative tsaka positive. Ito mga ano lang to. Sa MDL ko. MDL at ano. Ganun. Yung busina. Dual horn. Oh, wala mong dadaan. Oh, ako na. Okay lang. Dalawa lang naman tornilyo eh. Yeah, ito yung papalit natin. Tara. Oo. Ayan ito. Ayan. Lagay lang natin to. Ayan, pwede nyo linisin to. Nasa loob. Ayan. Dito pwede nyo linisan. I-unclip nyo lang yan dito. Sila nyo pataas. Harness na ano, battery. Kapit na natin to. Suot na natin para madali. Shoot natin dito. Ito, usually ito lang yan. Pero pag meron kayo ibang circuit. Ayan. Ito nga sa ano to, MDL tsaka sa dual horn. Okay, negative, positive naman. Okay na, nakakabit na. Sara na natin. Tago na natin to. Luma. Ay, manual pala yan. Instructions, mga hazards. Napakita ko muna sa inyo to. Yan, ADB white. Reserve na sa atin. Yan, tayo natin yung PNP clearance niyan. Napansin ko rin dito no, parang medyo na kurap-kurap yung ano eh, nang luma pa yung battery. Ano, okay na. One click na ulit. No, may na battery mo. Ah, one click na lang. Yan, okay na. Ah, pag mahina na hard start na. Wa sa Lunes, pwede nang kunin 'yan. Biyahe na lang ako.
Bro, salamat ah. Wala ako. Ayos na. Ramdaman natin, maraming nagbago. Ah, siguro, mas malakas na yung ilaw nito, no? Kasi pag bago battery, mas malakas ang ilaw, no? Ayun nga, hindi na, ano, one click na yung push start niya. So, yun lang, kailangan talaga mamamonitor natin yung battery natin. Pero yun yung lifespan niya, usually 3 to 4 years, expect niya na siguro na, ano, mahina na yung battery. Nakikita rin nyo rin pala yun sa ano, sa panel nya. Ito kasi parang medyo nakurap-kurap na yung panel nung ano eh, nang nakaraan. Hindi naman sobrang kurap, parang ano na siya, nahandap-handap ng konti lang. Sabi ka, baka mahina na nga talaga yung battery. Ayan nga, nung medyo matagal kong hindi nagamit, ayaw na niya mag-start ng ano, isang linggo ko yatang hindi ginamit to eh. So one week hindi nagamit, tapos ayaw na mag-push start. Ayan, chinek ko na yung ano, voltage ng battery. Buti meron akong ano dun, voltmeter na extra, kaya na-check ko. Mas maganda rin na meron tayong click kasi mapag-compare natin yung voltage niya. Kaya nasigurado ko na mahina na talaga. Pinag-compare ko kasi eh. Traffic. So yun na siguro ano. Yun na lang. Every 3 to 4 years ang pagpapalit. Depende kung hard starting na. Yun ang unang senyalis eh. Pag kaya na mag-push start. Nakagandahan nga dito kay Beat. May kickstart. Kaya napapandar pa rin natin. Halos ito tayo. Halos ito na. Mainit doon ah. Yan, okay na ulit yung battery ni Beat. Bago na. Sulit na yun, 4 years. Pakatagal na panahon nun. Ay, ito, magagamit ko pa to sa ano, pang testing ko. May kakalikutin ako, no? Pang testing ng mga electronic mga devices, no? Na 12 volts, magagamit ko pa. Tatago ko na lang yan yung battery. Siguro next vlog natin yan, pagka okay na yung ADB, kukunin namin. Ano na lang yun eh, police clearance, PNP clearance, parang doon. PNP clearance. Bago nyo mailabas sa kasa, kailangan meron na siyang PNP clearance. Hintay na lang natin yung PNP clearance niya bago natin siya ilabas. Bago sa performance. Ganun pa rin. Ganda na ADB white, no? Ay, sa atin na yun. Naka-reserve na yun sa atin. Ang pangarap na ADB, no? Excited na kami ni OBR doon sa ADB. Waiting na lang. PNP clearance. Okay, ito siguro tapusin yung vlog, no? Na naman akong i-discuss dito. Okay naman yung test ride natin, eh. Ano man problema. Basta kailangan doon kayo sa reputable na source bibili. Na either sa kasa, kung wala kayong makita sa kasa, mamahal lang kayo. Try nyo yung sa ano, 10X sa Shopee. Lagay ko yung link sa description. Yung kasing 10X, ano yun eh, legit yun na dealer ng mga spare parts na Honda. Lagay ko na lang yung link sa description kung ano. Baka wala kayong mabilan sa kasa or masyado mahal. Yan, yung baseline nyo na lang siguro 1819, gano'n.
for 2,000 pesos. Ganun talaga yung presyoan. Mahal talaga. Original yun eh. Ay, dapat tapusin yung vlog. Alright, mga bro. Ride safe.